Magandang umaga sa inyo mga buddy. Nakakalungkot na balita ang bumungad sa akin pagkagising ko kanina. Dahil isang tao na naman, isang napakahalagang tao, isang tao na napakalaki ng naiambag sa ating bayan ang sumakabilang buhay dahil sa COVID. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi si General Danilo Lim, ang chairman ng MMDA. Nabasa ko pa noong isang araw, so December 29, yung kanyang post sa kanyang Facebook page na General Danny Lim, at sinabi niya dito, "Magmula noong ECQ ay regular pa rin pumapasok ang inyong lingkod dahil hindi pwedeng maantala ang serbisyo na binibigay ng MMDA sa Kalakhang, Maynila. Isa din ang ating ahensya sa mga frontliners sa ating laban sa COVID-19. Kagabi, matapos kong sumailalim sa routine swab test, nakuha ko na ang results at lumabas na positive ako sa COVID-19 sa kabila ng palaging pag-iingat at pagsunod ng maigi sa mga health protocols." Nakakalungkot isipin ng mga buddy na sa kabila ng kanyang ginawang pag-iingat ay tinamaan pa rin siya ng COVID. Kaya talagang walang pinipili itong sakit na to. Kaya talagang doble ingat para sa ating mga kababayan. Ngayon tatalakayin natin sino ba talaga itong si General Danilo Lim. Hindi ko siya personal na takilala, at sa pagkakatanda ko ay isang beses lang kami nagkaharap, at ito ay noong bago kami pakawalan sa isang test mission sa parte ng Quezon. So kasagsagan noon ng inkwentro, kung hindi ako nagkakamali ay November 2005 nangyari yon. Nagsalita itong si General Danilo Lim sa harapan namin, sa harapan ng mga kasama ko rin na estudyante ng Scout Ranger. Sinabi niya doon na bumalik kayo ng buo. Hindi kinakailangan na mapainkwentro kayo, pero mas mahalaga na bumalik kayo ng buo. At yung salitang yon ang hanggang sa ngayon ay naalala ko sa tuwing nakikita ko si Sir Danny sa aking Facebook. Sa tuwing may mga post siya tungkol sa mga naging accomplishment ng MMDA. Kaya napakahalaga ng taong ito para sa akin. Hindi man kami personal na magkakilala, ay talagang masasabi natin na siya ay isang napakagaling na leader. At the day before the graduation nung aming kurso na yon, ay nandun din siya sa aming smokers night. Makikita na siya yung guest speaker. Siya rin yung nag-perform ng 1 week. Pagkainom niya kasama yung mga other officers doon, nag-perform din siya ng push-up ng 7 beses after na makainom ng Ranger's wine. So isang tradisyon yun namin. At nung nabalitaan ko nga ito kanina, minessage ko ang isa sa malapit na opisyal kay Sir Danny, si Sir Doc Tolero, ang aming commandant sa SR course. At tinanong ko siya kung ano ba yung natatandaan niya na katangian nitong si Sir Danny nung sila ay magkasama pa. Ang sinabi lang dito ni Sir Doc Tolero, "Mabait siya, matalino, kapakanan ng tropa ang iniisip, magaling na leader." Tinanong ko uli siya, "Ano ang natatandaan niyo sir na sinabi o binabanggit ni Sir Danny na hindi mawala-wala sa isip niyo?" At ang sinabi ni Sir Doc Tolero, "Dissent without action is consent." So ano bang ibig sabihin noong dissent without action is consent? Ang hindi pagsang-ayon sa isang argumento ng wala kang aksyon ay para na rin pagkonsente dito, or para na rin pumayag ka dito. Yun daw yung malimit na binabanggit ni Sir Danny. So kita niyo kung gaano yung impluensya ng taong ito nung siya ay nabubuhay pa, lalo na dun sa kanyang mga nahawakang tropa, lalo na dun sa mga opisyal na kanyang naimpluensyahan. Yung kind of leadership niya, very soft-spoken itong si Sir Danny. Kahit tingnan niyo yung kanyang mga interview, talagang hindi halos makabasag pinggan yung kanyang pagsasalita. Ganun yung katangian ni Sir Danny Lim. Puntahan natin kung sino ba talaga itong si Sir Danny Lim. Ito nga ay nakuha ko dito sa Wikipedia. So ang kanya palang totoong pangalan ay Danilo de la Puz Lim. Ipinanganak siya noong June 2, 1955. At ngayon ng 2021 ay siya ay sumakabilang buhay sa edad na 65 years old. So meron siyang isang anak. Siya ay isang Brigadier General at nagsilbi rin siyang tagapangulo ng Metropolitan Manila Development Authority mula noong 2017 pa. Nakulong siya sa Camp Crame sa lungsod ng Quezon mula 2006 hanggang 2010 dahil nga sa mga rebellion cases at tangkang kudita sa gobyerno. So after 4 years na siya ay mabilanggo, binigyan siya ng pansamantalang kalayaan ng AFP noong May 31, 2010. At noong November 29, 2007, ang parehong grupo ay nag-udyok din ng pagkatigil sa hotel sa Peninsula Manila. So yung Peninsula Siege
na kung saan nga ay nananawagan sila na patalsikin itong si Gloria Macapagal Arroyo. Noong September 2009, inanunsyo din ni Sir Danny ang kanyang plano na sumali sa 2010 senatorial race bilang isang independenteng kandidato, kung saan ay inanyayahan siya sumali sa 3 senatorial slates, lalo na ang Liberal Party ni Pinoy, ang pwersa ng masang Pilipino ng dating Pangulong Joseph Estrada at dating Senador Jambi Madrigal. So kinuha niya yung posisyon ng Deputy Commissioner ng Bureau of Customs sa ilalim ng administrasyon ni Aquino. Pero dahil sa talamak na katiwalian sa Bureau of Customs ay siya ay nagbitiw. Yan ang isang ugali o isang katangian ng isang leader. Hindi niya siguro masikmura yung nangyayari na katiwalian. Nagbitiw na lang siya. Then sumali siya sa administrasyon ni Pangulong Duterte noong 2017 bilang pinuno ng MMDA, at hanggang sa siya nga ay nawala ngayon, nandun pa rin siya sa MMDA. Siya ay graduate ng Philippine Military Academy Makatarungan Class, at siya ay mista ng adaptive member na si Gloria Macapagal Arroyo at dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Delphine Bangit. At habang siya nga ay plebo noon, kumuha siya ng entrance examination sa United States Military Academy sa West Point, isa sa pinakamahusay na akademya ng militar sa buong mundo. Dahil sa kanyang natitirang pagganap bilang kadete, nanguna siya sa mga pagsusulit. And after nga ng graduation, bumalik siya sa bansa at kumuha ng Scout Ranger course, kung saan nagtapos siya bilang number 1. Pinili niyang maitalaga sa hulo. Pagkatapos nito, inatasan niya ang Forward Recon Unit ng 1st Infantry Division sa Sulu, kung saan siya ay nasugatan ng 2 beses sa labanan. Napakadami ng naging accomplishment ni Sir Danny Lim noong siya ay nasa serbisyo. Patuloy pa rin siya na nagsisilbi sa inang bayan sa pamamagitan nga ng pagiging isang chairman sa MMDA, at napakarami ng accomplishment ng MMDA noong siya ay umupo. Bihira tayo makakarinig ng mga katiwalian na nangyayari sa MMDA kasi nadidisiplina ni Sir Danny at talagang pinagtutuunan niya ng pansin. Kaya napakalaki ng ipinagbago ng MMDA dahil sa kanyang ginawa, sa kanyang panunungkulan. At dahil doon ay sinasaluduhan natin siya bilang isang opisyal, bilang isang nagsilbi sa bayan. Nakakalungkot lang talaga na isipin na sa kabila ng mga nagawa niyang accomplishment ay COVID-19 lang ang gugupo sa kanya. Kaya nakikisimpatsa tayo, nakikidalamhati tayo sa naiwang pamilya ni Sir Danny Lim. Ganun din sa kanyang mga kasamahan na lubos din na nalulungkot sa kanyang pagkawala. Kaya sana dun sa mga future officers na iniidolo siya, ay sana sundin ninyo yung yapak niya, sana sundin ninyo yung kind of leadership na ipinakita niya sa Armed Forces of the Philippines, upang sa ganun naman ay maging maayos ang mga dadating pang henerasyon ng mga kasundaluhan sa ating bansa. Dahil one of a kind na leader itong si Sir Danny Lim, the best talaga. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ipindot na ang subscribe button, pati na rin ang bell icon, upang sa ganun updated ka sa mga videos na ating gagawin. Muli, ito ang inyong supremo. See you next time, mga buddy.